nag-post ako sa may... Idinal ko na lang yung mga video ko sa aking mga YouTube chat. Orin, ang feeling na na-meet mo yung YouTube chat. Welcome sa ating YouTube channel. I-subscribe mo na yan. And don't forget to click the notification bell para always updated ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So, for today's video guys, nag-ask ako ng question sa mga group ng legit YouTubers dun sa Facebook guys. Nag-post ako sa group ng mga YouTuber guys na ask me question or kung may mga tanong sila, comment lang sila dun sa mismong in-upload ko. Kasi nag-post din ako guys ng picture na kung ilan na yung subscribers ko. So nag-post ako ng 17,842 subscribers at ayon, siguro nainganyo din sila kung ano yung gusto nilang itanong sa akin guys. At iisa-isahin natin yung mga question nila para na din malaman nyo kung ano nga ba talaga ang totoong sagot dun sa mga tanong nila. So, without further ado, let's start! Meron akong 10 pinuhang question at iisa-isahin natin yung mga question nila guys. Plus, shoutout na din po. Kaya kay Karen Ignas Pingsot, kailan ka nag-start mag-decide na mag-vlog? Nag-start ako mag-decide mag-vlog guys noong 2018. Alam niyo naman dati yung sa YouTube channel ko na Jabs Vlog, umabot ako ng 56,000 subscribers. 2018 pa lang kasi guys is nag-i-start na talaga ako mag-vlog. November 2018. At hanggang ngayon is nagba-vlog pa rin ako. Pero nakikita niyo naman na pangalawang YouTube channel ko na yon. At sa mga gustong magtanong or pwede akong gumawa ng vlog about dun sa dati kong YouTube channel, kung ano ba talaga yung nangyari. Comment lang kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyong malaman about dun sa dati kong YouTube channel na umabot ng 55,000 subscribers. Ayan, comment lang kayo sa baba guys. At itong YouTube channel ko na pangalawa guys, nag-start ako neto noong September 2, 2019. So ngayon, monetized na din ako kaya sobrang nagpapasalamat din ako sa mga subscribers ko. Ayan, syempre, dahil patuloy pa rin yung pagsuporta nila sa akin kahit na nawala na yung dati kong YouTube channel. Mula kay Gax Mix Beats. Ilan days, months mo na-achieve yan sis? So di ba nga nag-post nga ako kung ilan na talaga yung subscribers ko. So, nakakita nila na 17,000 plus na. So, gusto nilang malaman kung ilang months, ilang araw, ilang buwan ko na kuha yung aking subscribers. Bali, 9 months pa lang po ako kay YouTube ngayon sa pangalawa kong YouTube channel. Siguro, ang dami kong subscribers kasi na rin dahil dun sa mga dati kong subscribers, sumula nun sa Jobs Vlog pa lang ako, eh, nag-subscribe sila ulit sa akin. Pero may mga tips, tricks ako na kung paano ba talaga mag-grow yung YouTube channel nyo. Meron akong hacks doon, tips doon, technique doon guys. Ilalagay ko na lang yung link sa baba guys para updated din kayo. At malaman nyo rin kung paano ko nga ba nagawa yung aking subscribers. Mula kay Nikki Digger. Ano po yung feeling na na-monetize na yung channel mo? Siyempre, nakakatuwa guys. Alam nyo kung bakit. Kasi sa sobrang daming small YouTuber na gustong ma-monetize, si isa ako sa mga mapalad na lumago YouTube channel ko, na nag-grow talaga YouTube channel ko. At the same time, na-reach ko yung requirement ni YouTube na 4,000 hours at saka 1,000 subscribers. Guys, napakahirap talaga makakuha ng 1,000 subscribers at saka 4,000 hours. Lalo na kung hindi naman talaga tayo sikat. At hindi ganun kaganda yung mga content na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Mula kay Shane Pascual. Life as a YouTuber. Buhay ko bilang isang YouTuber, simple lang, parang natural lang din. Ako kasi guys, binibigyan ko talaga ng oras yung pagbablog ko. Kunyari, rest day ko. Yun, nakakapag-film ako ng at least mga 2 videos or 3 para pag may pasok ako, edit-edit na lang ako, ganon. Wala naman nagbago kasi parang ganon pa rin naman, hindi naman ako ganon kasikat, hindi katulad ng Jamil na ang galing talaga nila, abot na sila ng 10 million subscribers at sobrang sikat na talaga sila. Compare sa ating mga small YouTuber na kahit na sobrang dami na natin subscribers, hindi naman ganon yung impact kapag naging YouTuber ka, diba? Siguro,
life as a YouTuber, siguro lagi lang sila talaga nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin sa kanilang mga YouTube channel. Yung mga tips, advice na gusto nilang makuha sa akin, ayun siguro yung pinaka-the best na part ko para sa pagiging YouTuber. Mula kay Real J. Your top 3 most memorable videos in your channel. Unang-una kong in-upload dito sa aking YouTube channel na pangalawa, guys, is yung Stop Using Creative Commons video. Una talaga yun, guys, kasi lumago siya, magta 30,000 views na siya. At kami natulungan yung videos na yun, guys, kasi sobrang dami mga small YouTuber na hindi alam yung mga nabawal pala yung Creative Commons video, nabawal pala yung ganon, kasi pwede matanggal YouTube channel nyo. So, ako yung nag-iisang, siguro ako lang siguro naka-experience dun, kaya na-share ko sa inyo, diba? Kaya ayoko rin maranasan nyo yung nawala rin yung YouTube channel ko, kaya share ko siguro yung video na yon. Pangalawa, syempre, yung aking first YouTube sweldo. Ayan. Sobrang dami talaga din nanood nun, guys, at siguro nasayaan din sila or gusto rin talaga nilang maging successful YouTube channel kaya pinapanood din nila. At sobrang saya ko na ginawa ko yung video na yun, guys. Pangatlo, syempre yun sa mga braces ko or sa mga pasta. Sobrang dami din kasi nanonood nun, guys. At siguro gusto rin nilang ma-experience sa magka-brace. Ako kasi dati nanonood lang din ako ng mga braces. At ngayon, tignan nyo, meron na rin akong brace ngayon. So ayun lang naman yung tatlong pinakagusto ko sa mga videos ko. Mula kay Luis Sebade Croc. Gaano kahirap ma-monetize? Napakahirap ma-monetize bilang isang small YouTuber. Iisipin mo mabuti, paano ko nga ba ma-reach yung 4,000 hours? Paano ko nga ba makukuha yung 1,000 subscribers? Kailangan paghirapan mo. Ako kahit na sobrang dami ko ng subscribers, nakikipag-sub to sub ako. Kaya kung gusto mo makipag-sub to sub sa akin, 10 versus 10, comment ka lang sa ba, PM mo lang ako sa akin Facebook account. Ayan, pwedeng-pwede kita tulungan at pwede ko pandagdagan yung mga subscribers mo kapag legit ka talaga na nakikipag-sub to sub sa akin. Comment ka lang sa baba kasi maraming nag-PM sa akin pero gusto ko yung mga legit talaga na gusto ko matulungan din nila ako, matulungan ko din sila para mag-grow yung kanilang mga YouTube channel. Bilang small YouTuber, nahirapan din ako ma-monetize. Alam niyo naman yan, diba? Nakailang re-apply ako kay YouTube dahil sa mga reuse content. At dahil doon, hindi ako na-monetize kasi nga may reuse content ako. Pero nung tinanggal ko na yung mga reuse content ko, ayan, na-monetize na tayo. Kasi nga, legit na talaga yung mga content natin. Original ko na lang na video yung mga nasa YouTube channel ko. Mula kay Ethan Andrew Kala. At anong feeling na na-meet mo yung YouTube channel goals mo? Syempre, napakasaya kasi isa lang naman talaga yung pinakahinihiling ko na ma-monetize ako kay YouTube. Ayan. Kasi napakahirap. Ang dami small YouTuber na nangangarap din na ma-monetize. Pero hindi sila binibigyan ng pagkakataon na ma-monetize. Pero dahil sa channel ko, gusto kong ituro sa inyo yung mga way nyo, yung mga tips, tricks, technique para ma-monetize din kayo sa YouTube channel nyo. Kaya gusto ko talagang maraming mag-subscribe sa akin, maraming manood para syempre mas marami ako matulungan na mga small YouTuber na gusto mag-grow sa kanilang YouTube channel. Mula kay Sedi Escobedo. Which of your goals have you already achieved? Syempre yung ma-monetize. Isa talaga yun sa mga best achievement ko na nakuha ko bilang isang small YouTuber na nakasahod na tayo kay YouTube. Sobrang saya maging YouTuber lalo na may mga natutulungan kang mga small YouTuber na ay salamat may natulungan ako, yung mga ganong feeling. Tapos yun yung sumahod nga kay YouTube dahil kahit na small YouTuber ako, at least na-experience ko rin na sumahod kay YouTube, ba? Diba? Sobrang dami talagang nangangarap na sumahod din kay YouTube, pero hindi sila makagawa ng way, or hindi nila makamit yung pangarap nila kasi kulang sila sa consistency, sa content, sa equipment, sa marami pang iba, guys, na pwede sila nagkukulang, kaya hindi sila ma-monetize kay YouTube. Mula kay Chubebe Vlog. Dumating ka ba sa moment na magi-give up ka na sa pagbablog? Yes. Actually, ngayon. Parang gusto ko na mag-give up kasi naiinis ako. Parang na-stress ako. Alam niyo kung bakit? Kasi nahihirapan ako sa cellphone ko. Kasi pag sobrang liwanag, parang ang pangat niya tignan. Pag sobrang dilim naman, ang pangat niya tignan. Kaya gusto ko talaga mag-pursige para makabili ako ng
camera or cellphone na mas maganda dito sa camera ko. Actually guys, ang gamit ko naman talaga is iPhone 8 Plus. Pero second hand lang kasi siya at sa Green Hills ko siya binili. Kaya medyo parang nakukulangan pa rin ako sa quality ng camera ko. Kaya siguro pag-iipunan ko na makabili ako ng camera at share ko sa inyo kung makakabili ba talaga ako or hindi. Ayan. Pero gustong-gusto ko talaga magkaroon ng camera guys. Comment kayo sa baba guys kung merong mga camera kayo na alam na medyo mura pang vlog. Comment yun lang sa baba guys para matignan ko rin at malay nyo makabili rin ako guys. Mula kay Tobat 724. Naranasan mo na bang mawala ng gana dito sa YouTube? Paano mo ito napagtagumpayan? Oo naman, syempre, naranasan ko rin naman na mawala ng gana, lalong-lalo na yung mga subscribers na nagko-comment na hindi maganda about sa akin. Yung sa mga comment talaga, kasi alam naman natin na kapag isang YouTuber ka, medyo sikat ka na, marami talagang basher. So, ayun din yung isa sa mga nakakapagpababa sa akin dahil madamdamin kasi talaga akong tao. At, ayun. Kaya yung mga ganun, hindi ko na lang masyadong pinapansin. Pero, syempre, pag nabasa ko, kasi ako talaga yung tipo na YouTuber na lagi kong chinecheck yung mga comments, kung natutuwa ba sila or hindi. Pero, may mga tao kasi na hindi natutuwa na tinutulungan mo yung mga small YouTuber na mag-grow. Ayaw kasi siguro nila ng ganun. Kaya, siguro nagagalit sila sa akin kasi nga puro ganun na lang daw yung content ko, ganyan-ganyan. So, wala naman ako magagawa doon. Basta ang akin lang is ginawa ko yung best ko para mag-grow at para matulungan yung mga small YouTubers na katulad nyo. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo. Nasagot ko ba nung maayos yung mga tanong nyo guys? Ayan. Comment lang kayo sa baba guys. Kung ano pa yung mga question nyo about sa inyong mga YouTube channel. Kung may mga nararanasan ba kayo na mali doon sa inyong YouTube channel. Comment lang kayo ng hashtag patulong Ate Jazz. Sa mga magpapa-shoutout po sa akin, ito gagamit na tayo ng mga hashtag para alam talaga natin kung sino ba talaga yung mga nanonood na legit sa atin. At kasi marami nagpa-comment na Ate Jazz pa shoutout pero hindi naman pala nanood. So gusto ko yung mga isa-shoutout ko lang is yung mga totoo at yung tinatapos talaga yung video ko hanggang dulo. So sa mga makakaabot ito sa dulo, ayan, congrats sa inyo. At syempre, i-comment nyo na sa baba yung hashtag pa-shoutout Lodi Jazz. Lalagay ko dito guys yung hashtag pa-shoutout Lodi Jazz. Ayan yung i-comment nyo sa baba para ma-shoutout ko kayo next vlog at ipiplex natin yung mga YouTube channel nyo para mag-grow din yung YouTube channel nyo guys. Ayan. So syempre, pag may mga ask kayo na question, comment lang din kayo sa baba guys. Ayan. Feel free na mag-comment dahil pwede ako makaisip ng mga content ko about doon sa mga tinatanong nyo sa akin. Pwede rin kayong mag-message sa akin sa aking mga social media accounts sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, kahit saan. Sa TikTok, pwede rin, char. Follow nyo rin pala ako sa aking TikTok account. Ayan. So, unti pa lang siya pero karing-kari naman. Ayan. So, shoutout muna tayo ngayon. Shoutout po kay Berjon TV, Ivana Rain, Sherwinton, Ailimin Gubat, Tabay Vlogs. Ayan, so thank you so much sa lahat na nag-subscribe and don't forget to like, share, comment, and click the notification bell para always updated ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So ayun lang guys, bye-bye! Hope you like this video and comment ka na sa ba. Hashtag tantananan! Bye-bye!